What's up guys? Hello. Si Purple O nagbabalik para ibalita isang legitimate na rug pull na NFT games. Ang nangyari nga one day rug pull ang ginawa nila. So sa research ko kayo ng umaga kasi nung bumili nga ako ng egg nila, 12,000 yung token, tapos kung convert sa peso is 1,300 lang. And then pagising ko, 300 pesos na lang ang equivalent ng 12,000 token nila. So yun nga, then pag check ko yung may-ari nito, may nakita ako dun sa Pukoy nila, merong out ng pera na worth $400,000 ang na-i-out na. Itong Fantasy Tales, nung lumabas siya nung September 5, nagpakawala sila ng madaming checheboreche na ito kung mapapansin nyo dito sa Telegram nila. Marami silang pakulo, meron silang TikTok, meron silang Twitter, meron silang Instagram. Nag-sale pa sila ng token nila, tapos yan, sinasabi, welcome to 15.0 members. Bakit point? Ano iba? Decimal ng ibang tao. Tapos, ang may-ari pala nito, may nabasa lang ako, hindi ako sure. Ang developer ng CryptoHound, tsaka nitong Fantasy Tale, isa lang. Ito, si Tuang Nguyen. And sabi kasi nila, ito din daw yung, yung nag-ano ng, ayun, binabanggit, Robot Wars, tapos CryptoHound, tapos ito ngayong bago niya nilabas, itong ang Fantasy Tales. Ayan daw siya. So ayan, marami siyempre nagpa-open siya ng pre-sale So parang siyempre parang kakadala, di ba? Ang iba naman sa akin na ang nalugi lang naman sa akin, 1-3. So hindi naman ako nag-regret. Pero gusto ko lang malaman nyo na magkaroon kayo ng idea kung anong mga NFT game ang nagra-rug pull basta-basta. Ayan, makikita nyo dito. Ayan, meron silang mga pakulo. Ayan, 20,000 members daw. Meron pang video-video. Ayan, may ganyan-ganyan. Tapos, in the end pala, huhugutin din nila yung pera nyo. Pera natin, ayan. So ayun, ano bang opinion ko? So ayun, ang nangyari kasi, na-hype kasi yung mga tao sa CryptoZone, di ba? So ginaya na itong mga loko, yung tsura, yung style, ginaya na itong mga loko-loko na to. Kaya nung naglabas sila ng parang look-alike, so na-hype din yung iba, yung mga hindi nakahabol nung mura pa lang si CryptoZone. Sinubukan nila tong isa, si FTS na to, 'di ba? Sinubukan nila kasi ang baba ng presyo pagbibili ka ng egg ni CryptoZone. Mahal Malaki ng investment, pero dito si kay FTS ang mura-mura, 'di ba? Mapapaisip ka talaga So 'yun nga, ang dahil sa kagandahan kasi ni CryptoZone, na-hype yung mga tao. Kaya nung may naglabas ng itsurang CryptoZone, nag-invest din sila ng madami. So yun nga, syempre, warning na rin sa atin, parang lesson na rin. Kung may napansin kayong NFT games na ang mura ng investment, mga 1,000 plus lang, 500, 2,000, 3,000, ganon. Mag-isip kayo, mag-second thought kayo, bakit ganun kababa investment. I-check nyo yung background nung mga ga-developer. Hanapin nyo kung sino yung gumawa ng nung game. Tapos kung marunong kayo mag-track ng mga wallet address nitong mga kung mga contact address, kung kaya nyo i-track kung sino yung may-ari, mas maganda kung marunong kayo. So yun talaga, kasi dapat talaga pag-aralan yung mabuti. Hindi porket kaparehas ni CryptoZone o kaparehas ng mga ibang stable na NFT games,
tapos sila mura, tapos papos pupunta ron, huwag kayo magpauto basta-basta, sayang kasi yung yalabas yung pera. So ito tinan mo naman, September 6 siya, nakabili ako ng egg, per 6 pa lumabas ang bili ko, 1,300. Tapos ngayon magkano na lang siya, 309 na lang yung egg. Tapos kapag umatak ka, oo, ang baba nung ano, nung gas fee, ang baba. Ang baba nung gas fee niya, 8 pesos lang. 8 to 10 pesos lang yung gas fee noon. Pero pagka gusto mo nang i-claim yung rewards mo, error. Palo ka ng palo, hindi mo makukuha yung pera mo. Hindi mo ano, wala na. Dead na yung game nila kasi hindi, kahit pumalo ka, hindi mo makiklaim yung pera mo. So, rug pull. One day rug pull talaga itong ano, Fantasy Tales. So, mag-ingat tayo sa masusunod. Hindi porket ka lookalike ng magagandang NFT games ngayon. Tapos murang investment. Legit ka agad yun. Hindi. Ito nga. Kamukha ni ano eh. Ni CryptoZoon eh. Diba? Tapos ano, tapos ang nangyari rug pull pala, di ba? Ngayon mo naman yung pagkakaparehas niyan. Ngayon naman yung pagkakaparehas niyan, di ba? Yan, starter pack marketplace yan. May pets sa inventory. Ito kasi mga bago na to eh, mga bagong pakulo na to ni CryptoZoon eh. Hindi porikit ka mukha talaga ng mga ibang crypto games, ano niyo na kagad. So ang ano nga eh, parang madiskarte nga yung ano nito, yung developer nitong Fantasy Tales. Kasi kung kasi napapansin nila, grabe si CryptoZoon, marami talaga nag-invest. Talagang willing talaga ano, tapos stable pa sila, talagang nagkumikita ka talaga ng pera, ganun. So itong si Fantasy Tales siguro hindi to nakapasok sa CryptoZoon nung starting pa lang. So ang naisip niya siguro, gayahin ko nga ito sa CryptoZoon, gagawa ako ng NFT games. Tapos yung mga hindi nakapasok dito nung CryptoZoon nung mababa pa yung presyo, sa akin na lang pumasok. Tapos sabay, ayun, rug pull ka agad. Isang araw lang rug pull, grabe di ba? First time to, one day rug pull. Hindi man lang dumaan sa slow, ayun, yung tinatawag nilang ano, slow rug pull, yung dahan-dahan kang pinapahirapan. Hindi na eh. Ito, wala nang intro, bukas wala na kayo, o diba? So yun, guys, ingat na lang tayo talaga, ingat tayo. Meron din pala talagang one day rug pull. Grabe. Sila Drake Ball, Plan to Earn, Fusion Heroes, yan, slow rug pull ginawa nila. So, yung mga ibang nakakahalata na, nakapag-tipi na, diba? Pero yung mga hindi nakakahalata, ako, yun ang mga talo. Ubus ang pera nila. So ito, wala nang ganun yung slow. Wala nang intro. Bukas, wala nang pera yan. Diba? Ang laki ng yung binagsa ko. 78% agad yung nawala sa pera na sa ano, sa value ng pera nila. Diba? Ang laki oh. Tiyan mo. Pero, oh, September 6. Kinuha niya yung pera niya. September 6 din. Ng gabi. O, diba? Oh. Grabe. Bilis ng pera nila. Easy money. So, ang nagwagi. Ayan. Vietnam ang nanalo. Vietnam. Yes. Vietnam. Baka magkaroon ng digital war eh. Vietnam war. Pero crypto ang labanan. Diba? So yan. So guys, subscribe na lang po sana tayo kung natuwa kayo sa ano opinion ko, sa experience ko, sa pinakita ko. So please like tsaka subscribe na lang din para sa mga susunod na crypto games. So yun, sana nagkaroon kayo ng idea sa one day rug pull. Ganun. Sa tapos yung mga nanggagaya ng itsura ng ano ng NFT games, ingat po tayo, ingat tayo. Kasi pera yan eh. Hindi ako financial expert advisor.
Gusto ko lang i-vlog yung kung ano yung na-experience ko kahapon tsaka ngayon sa larong to, sa Fantasy Tales. Yan. Ingat po tayo. Kaya nga sabi ko dyan sa unang vlog ko, hindi ko kayo ini-enggaan yung mag-invest ka agad dito kasi nga bago pa lang. So, yung mga tumunod naman siguro o kaya hindi ka agad na hype, okay kayo kasi yun niya eh. Nag-warning naman ako eh. Hindi ko naman hinype yung game na ito, mayroong kamo na kini CryptoZone, mag-invest na kayo. Sinabi ko dun, bago yung game, huwag kayong mag, ano, huwag kagad kayo mag-i-invest, gano'n. Pero kung kaya nyo sumugal, hindi sumugal kayo, pera nyo naman yan eh. Gano'n na lang. So, subscribe na lang tayo guys, para sa mga susunod na NFT games na ano natin. So yan, grabe. Na-experience ko ngayon. Tuwan-tuwa kasi ako. Nakuha ko Rare 6 eh. Tapos kinabukasan pa na rug pull kaagad. Hindi man ang dumaan sa slow. Hindi man ako nakabawi. Pero okay lang. 1,300 lang naman yung nawala sa akin. Pero okay lang kasi tinubo ko lang naman yun sa, ano eh, sa Bitcoin eh. Kaya yun. So guys, subscribe na lang po. Salamat po sa panonood. Pakikinig. Salamat.